Parang ginama ko sa Viva po! Naka-shoot ako kayo. I'm sorry na ako sa... Nasagin niyo lang po yung side mirror at kayo po ay papasok pa lang po ng trabaho. Natanggal ba yung side mirror? Negative mo po, ma'am. Nandiyan po yung video din, ma'am, na wala po nangyari sa side mirror niya. So, aminado po ang ating complainant, ano, na nasagi niya yung side mirror. At aminado rin siya na bumaba siya para makipag-usap sana ng maayos. Kaya lang, nung gusto niya sana makipag-usap ng maayos, eto na yung nasa video. Sino po ang kumukuha ng video na ito? Ako po yun, ma'am. Ah, kayo rin yes, ang kumukuha ng video kasi para makita nga, ano. Ano po ang actuations nung driver ba yun siya, nung ano, yung nagda-drive ng sasakyan? Yes po. Bali, nung time na yun, ma'am, nasagi ko po yung, ano, yung side mirror niya. Bali, natanggal ba? Negative po, ma'am. Nabasag ba? Negative din po. Wala din pong gasgas, ma'am. May video po ako na may katinayan po ako na hindi ko po nagasgas o nasagi okay. O na ano po yun, ma'am. Okay. Bali, sige. Gumilid po ako, ma'am, para makipag-usap ng maayos sa kanya. Nag-sorry naman po ako. Ang bungad po sa kanya, hindi po ba ako kilala? Retired general ako. Yun ang sabi sa akin. Hindi ko po siya pinansin. Sabi ko, sir, sorry na po, hindi ko naman po sinasadya. Sabi ko ganun sa kanya. Sabi niya, tingnan mo yung ano mo na nakadisgrasya ka. Tingnan mo na alog-alog. Sabi niya ganun. Sabi ko, tingnan ko po, sir, yun ng time na yun, binidyohan ko na wala pong gas-gas. Wala din ano. Okay, para lang malinaw ha, nakamotor po, nakasakay ng motor si ate. Yes, nasagi po ninyo. Yes po. Okay, nakasakay po kayo ng motor. Okay. Yes po. Okay. Tapos nung time na mo, na yun, naka-uniform na po ako ng barong, ma'am, as a lady guard. Tapos sabi niya, ang angas-angas mo, babae ka tao, lady guard ka lang, sabi niya ganun sa akin. Kinukuha niya po yung lisensya ko sa, una po, sa security, as a driver license. Sabi ko, tapos sunod yung lisensya ko po sa, as a guard. Sabi ko po sa kanya, sir, wala po, hindi po kayo allowed na kunin yung lisensya ko. Yes. Tapos doon na po siya nagalit. Doon ko na po na-start. Sabi na dihan yon. Sabi ko, tapos sabi, ano daw yung authorized niya? Ano ba ang legalidad? Ganon, ganon. Hanggang sa naminura niya na ako ng ganon po, ma'am. Doon na po ako naging emotional na bakit kailangan mo akong murahin ng ganon. Yung pagkatao mo. Yung pagkatao ko, ma'am. Yung ganon na po. Sino yung kasama niya? Hindi ko po alam ang pangalan nun, ma'am. Pero sino ang nag-drive? Siya ba? Siya po, ma'am. Siya ang nag-drive. Yes po, ma'am. Nung ano, nung nangyari yung sinende po, magilid ka, bumaba naman siya kaagad. Yes po. Bumaba rin yung kasama niya. Hindi po, doon pa lang po siya, bumaba yung kasama niya nung susuntukin na po ako. Okay, kasi kung mapapanood natin yung video, yung mga nakapanood ng video, inambahan ka naman talaga. Yes po. Actually, umawat lang yung babae, yung lalaki na ka-blue. Kung hindi siya umawat at namagitan, tatamaan ka. Totoo po yun, okay. Ma'am. Ano naman ang ano ang sadya mo sa pagpunta dito? Ano ang gusto mong mangyari, Fatima? Gusto ko po sana siyang mag-public apologize. Tapos gusto ko po siyang kasuhan, ma'am. O kaya mag-ano siya ng kung ano pong karapat dapat na i-maparatang ano yung ginawa niya sa akin, ma'am, bilang babae. Na responsibilidad niya. Okay. Pero ito ba ay napablotter mo? Yes, ma'am. Nagpa-blotter. Sa police station? Una po sa nagpabarangay po muna ako kasi yun po ang turo ng pulis sa akin, sabi, ipabarangay ko muna, sabi wala naman daw akong hindi naman daw ako tinamaan, yes. Ipablotter ko muna sa barangay. At saka ang alam ko, Shari, pwede ka magpabarangay kung magkapareho kayo ng barangay, pero ito mukhang hindi naman kayo, hindi nagkasunuran lang kayo, di ba? Nakuha natin yung plate number, no? Tsaka plate and make nung sasakyan. It's a Toyota Corolla Extreme Black 2011 model. Opo. Ang plate number ay PIJ962. Ayon dito sa motor vehicle verification, ang registered owner ay nagngangalang Eden P. Seno. Pero nakita naman po natin hindi babae. Yung ano. So maaaring baka na ibenta na ito or baka kinuha lang, baka hiniram or kung whatever ano. So ang sinasabi kasi niya, siya mismo yung nagsabi na retired general, pero hindi siya nagpakilala. Hindi po siya nagpakilala siya ng name niya, ma'am. Okay. So ang gusto natin malaman ay kilalanin natin. Ganun ba yung ano? Attorney, pwede na rin po natin na makausap si Police Captain Roger Aquilesca.
Chief okay. po siya sa Station and Investigation and Detective Management Section po ng Marikina PNP. Kasi para po sa investigation. Ito. Yes po, Atty. Captain Aquilesca, magandang hapon po sa inyo. Live tayo ngayon sa Wanted sa Radyo. Ako po si Atty. Aina Magpale. Kasama ko si Sherry Roman. Ano na po ang update dito sa investigation na ito? Magandang hapon po, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, nakausap po yung IOC natin, mm-hmm. Investigators on case natin, sir. Si, ma'am, si Police Corporal Pireto. Yes. Ayun nga, ma'am, ang sabi niya, ma'am, sa nangyari dito, kinukontakt niya, ma'am, si ma'am Fatima. Okay. Sana to, para doon po sana sa yung verification po. Aso lang, hindi na raw nakipag-coordinate si ma'am. Kaya ito, ma'am, nung tinawagan niya ako, ma'am, na with regards dito, kinausap ko nga siya ulit. Okay. Na ano po ba natin? Natuntunan na natin kung sino yung involved dito sa insidente na ito? Kung sino yung nagpakilala na retired general? Bali, ma'am, yung nung ano, ma'am, kasi nga hinahanap, nag-verify nga tayo, ma'am, sa LTO. Mm-hmm. Yung result, ma'am, nasa kay ma'am pa, hindi niya pa naibigay dun sa IOC natin na supposed to be sana. Okay. Mapa-verify natin at kung sakaling nakuha na yung address, ma'am, mapapadala natin ng letter okay. po para mag-appear po sa office ng traffic po. Okay, so ganoon naman pala, Shari. So ito, tututukan natin ito. Ma'am, aasistihan ka ng Wanted sa Radyo. Dadalhin niyo po ito, dalhin natin ito kay Captain Aquilesca kasi kakailanganin nita itong verification na ito. At kung sino yung nakapangalan dito, yung address, dun po magiging magsisimula yung pag-identify natin ng tao. Kasi, Shari, although identified ng ibang mga netizens, ano, hindi naman pwede yung ganun. Kailangan may formal investigation yes, talaga. And due process. Ulitin natin, bukas po ang tanggapan ng Wanted sa Radyo para po sa dalawang panig. Yes, nandito si Fatima, pero bigyan din natin ng pagkakataon yung nasa video mismo para magbigay rin ng panig niya, di ba? At kung ano't ano man, magkausap kayo at magkaayusan. Sige po. Road rage ito, Shari. Anong oras ba ito nangyari? Umaga. 6:10 po ng umaga, Atty. Aga-aga pa. Dapat hindi pinapaira lang init ng ulo. Mm-hmm. Sige po, ma'am. Okay. Ganito po ang gawin na lang din po natin. Samahan po namin kayo sa tanggapan po ni Captain Aquilesca para po dito sa investigasyon po na ito. At matukoy po natin kung sino po yung tao po na gumawa po sa inyo nun, ma'am. Mm-hmm. Meron po ba kayong mensahe, ma'am, sa kanya? Alam ko naman na yung identity mo, sir. Sana magkausap tayo ng maayos at pagbayaran mo po kung ano mong sinabi niyo sa akin. Yan lang po. Okay. Sige po. Si sir, sana po, ano na, kung nakikinig man po kayo, sana po ay wag po natin pairalin yung init ng ulo. Oo, kalma lang tayo, umaga. Lalo na aga-aga pa. Opo, para manira kayo ng araw din ng ibang tao. Mm-hmm. Maganda, sabi nga po ni Atty., wala naman pong hindi nadadaan sa magandang usapan. Sa mabuting usapan. Yes. Lalo na sa pag-amin ng kanya-kanyang responsibilidad. Opo. Aminado si Fatima sa nagawa niya, pero commensurate ba yung galit naman ni sir, ano? Opo. Pero tingnan din natin kung saan naman ang gagaling yung kanyang galit. Opo. And ha? Ma'am, ingat na din po tayo next time, ma'am, ha, sa pagmamaneho. Lalo na po, motor po ang gamit po ninyo, ma'am, ha? Ingat po tayo, ma'am. And sige po, kausapin po namin kayo sa kabilang studio, ma'am. Salamat po. Magandang hapon po. Dadalhin mo ito.